guys. Good morning. May mga nagme-message sa akin na mga kakilala and mga kaibigan, and then even yung mga subscriber natin na nasa Pilipinas na kadalasang sinasabi, nadyan po yung kamag-anak ko, nadyan po yung tito ko, nadyan po yung tita ko. Alam niyo yung mga dating hindi namamansin sa akin, hindi ako kinukumusta ni Honey Ho. Talagang never bumabate na mga kabatch natin sa school, katrabaho dati, na parang syempre kasi alam nyo naman dati yung buhay ko dati nung nasa Pilipinas ako, eh wala talaga, halos laging yung ATM ko natutulog lagi sa sanglaan kasi wala talaga, gipit at gipit eh, kulang at kulang, hanggang sa yun nga, medyo nakakabili na tayo ng mga gusto natin nung nag-abroad ako, iba nung nasa Taiwan pa lang ako. Pero ang pinagkaiba nung nasa Taiwan ako at ngayong nasa Canada na, mas dumami yung parang kumikilala. Hindi ko talaga maintindihan, sabi nga nung mga kasama ko, bakit parang ang lakas ng impact ng Canada dun sa ibang taong nasa Pilipinas, nababago yung pagtingin sa'yo. Kasi nung nasa Taiwan ako, never naman ganun yung mga tanong nila, uy, ang galing, uy, paano ka makarating dyan? Ang kalimitan lang, oh, nasa Taiwan, okay, ganun. Pero nung nasa Canada, iba eh. Napansin ko na yun nung unang tungtong ko dito sa Canada, na parang ang daming, wow, astig, mga nagme-message, wow, ang galing, paano mo nagawa yan, paano ka nakarating dyan? Kasi for them, malabo sa tulad ko na makarating dito. Kasi alam naman nila yung buhay ko sa Pilipinas. Hindi naman ako yung tipo na parang may kaya talaga sa buhay. So parang ang daming nagulat, na shock, na ah, paano nakarating ng Canada yung mukong na yun? Parang ganun ang dating. Then may mga nagme-message sa akin na mga dating katrabaho, kasama, na magtatanong, paano ginawa mo, paano ka nakapunta dyan? Sinabi ko, nag-apply ako. Habang may trabaho ako, nag-iipon ako, para alam kung dun sa gagastusin papunta rito, eh mapaghandaan ko. Dahil nga uso yung tourist visa, they can find LMIA, so they can apply for a working permit. Uso ngayon yan. Ang ginagawa po nung iba, nakamag-anak dito, naghahanap ng LMIA, ng employer na mag-o-offer ng LMIA. So ang gagawin doon sa kamag-anak, papupuntahin dito sa Canada para mag-tourist muna, and then pag na dito, saka i-apply yung LMIA to working permit. So ganun po. And then yung iba naman na walang alam na employer, na kakilala na employer na mag-o-offer ng LMIA, ang ino-offer doon sa kamag-anak na nasa Pilipinas, sige, gusto mong makapunta rito, ang may tutulong ko lang sa'yo i-accommodation. Pagpunta mo dito, pwede kang tumuloy sa akin hanggang naghahanap ka ng employer, pero wala naman silang maitulong to find an employer. Hindi nila masamahan, hindi, wala silang alam, kasi yung iba busy naman, trabaho, bahay. So yun po yung sitwasyon. Meron po kasi dito mga dumarating na mga nagme-message sa akin, yung iba na-meet ko na nga eh, yung iba nakausap ko through phone. Sabi nila, sir, dito ako tumutuloy sa kaibigan ko, dito ako tumutuloy sa kapatid ko, dito ako tumutuloy sa tito ko, sa tita ko. Eh sabi ko, oh, anong naitulong ng tito mo, ng tita mo, ng kamag-anak mo? Eh busy din po kasi sila, may trabaho din po eh. Kasi po ano, gabi na sila nakaka-uwi. And then pag day off naman po, madami silang ginagawa din. Yung iba nagpa-part-time. So sabi ko, so you mean to say hindi ka nasasamahan ng kamag-anak mo para maghanap ng employer? Hindi po. Mag-isa lang po ako na lumalabas na taghahanap. Nagtatanong-tanong, naghahanap po ako sa mga group. So yun po yung mga sitwasyon ng karamihan dito. Hindi ko po nila lahat. May mga kamag-anak po talaga na willing kayong tulungan. Mula pagdating nyo dito, may sasakyan, pinaghahanap kayo, nagwo-walk-in, nagtatanong-tanong kung kani-kanino, talaga iginagala kayo para makahanap ng employer, ng working permit. Meron naman po kasi talagang sobrang busy na hindi na maasikaso yung para i-accommodate kayo. So talagang iba-iba ang sitwasyon. Kaya kung sasabihin nung iba na akala ata nila pag may kamag-anak sila dito na dadatnan, eh instant may trabaho na, hindi po. Kasi ang mag-a-approve din naman po lahat ng inyong pagpunta rito sa visa, sa application ninyo ng mga visit visa, visitor's visa, tourist visa, is ang immigration. So ang may tutulong sa inyo ng kamag-anak nyo dito, kung accommodation, edi supporting documents
na nagpapatunay na kayo ay doon tutuloy sa kamag-anak ninyo. Pero regarding sa approval po ng pagpunta nyo dito sa visa, mga ganan, eh wala pong magagawa yung mga yan. Sa approval lahat ng mga working permit and process po, eh wala pong magagawa mga kamag-anak natin dito. Immigration officer po ang nagde-decide yan. Kaya yung iba pong nagme-message sa akin na hindi naman po lahat. Kaya lang kasi yung iba may pagkaugaling Pilipino na akala ata eh parang impalakasan system. Hindi po kasi yun uubra na parang sa gobyerno o may tito ko dyan, may tita ko dyan. Canada po ay hindi po ganyan. Hindi po yun yung dahil nadyan ng tito ko, dahil nadyan ng tita ko, dahil may kaibigan ako dyan, nadyan yung ganito ko, ganun ko. Hindi po palakasan dito. Alam niyo po ba nung bago ko makarating ng Canada, lagi yung iniisip, swerte naman ni ganito, ni ganan, may kamag-anak sila doon. Swerte naman eh nung kaibigan ko, nung kaklase ko, nung katrabaho ko, may kamag-anak siya doon. Ang iniisip ko din dati, isa din ako sa ganong mag-isip na parang pag may kamag-anak sa Canada, eh madaling makuha, madaling makapunta. Akala ko kasi, dati yung kalakaran sa Canada, pag may kamag-anak ha, yung papel mo, ipapasa mo lang sa kamag-anak mo, makakarating ka na dito. Hindi po pala ganun. Lahat pala dito is dumadaan sa IRCC, sa immigration. Hindi parang kagaya nung mga repair-repair lang, kagaya sa Taiwan, kagaya sa nung galing ako sa Saudi before, na sasabi ka, kusapin mo lang employer mo, sasabi mo lang na sir, gusto ko sanang i-request yung asawa ko, yung kapatid ko, para maging worker mo. O sige, prepare mo yung documents, pagpuntay mo sa ganitong agency, then makakapunta na dito. Parang ganon. Ganon po sa Saudi before. Mga kamag-anak nila, kapatid, pinsan, iisang employer. Nasa Taiwan naman ako, gusto din yung request-request na nire-request mo si ganito, same company kayo, same employer. So dito, ibang-iba. Lahat ng application dararaan sa immigration. Although ang may tutulong lang talaga nung kamag-anak mo na nandito, eh kung may kakilala siya na employer na mag-o-offer ng LMIA. So swerte na kung same employer kayo. Napakalaking swerte nun kapag same employer kayo. Kaya lang yung iba madalas, ito yung katwiran eh, huwag na kayong mamili. Mahalaga makapunta kayo dito, mahalaga makatungtong kayo dito, kahit na magkaibang employer, kahit na magkaibang province, kahit na magkalayo, mahalaga makatungtong ng Canada. Yun po ang katwiran ng iba. Ng karamihan, sorry, ng karamihan na talaga, mahalaga makatungtong ng Canada. And then mag-spend muna kayo ng ilang taon diyan sa trabaho nyo. Let's say magkaiba kayo ng province, saka na lang kayo ano, mag-reunite pag talagang na-PR na. Saka na lang kayo magsama-sama sa isang province. Kaya lang, ang dami nga dito, magkakamag-anak eh, magkakaiba ng province. Yung kaibigan ko nga dito, sila nakatira sa Chilliwack, yung magulang niya nasa Vancouver. Oh, same province pero although nababiyahe naman. Ngayon, doon ko na-realize, sabi ko, hindi pala porque may kamag-anak ka dito, eh ganun kadali na. So, yun nga, kaya yung mga kababayan ko na naglalaro sa isip porque may kamag-anak na pinagmamalaki, kasi minsan pag napapag-usapan yung salitang Canada, ah, nadyan ka pala, nadyan yung tito ko eh, nadyan yung tita ko eh. Hindi naman lahat eh ganung mag-isip na, yung iba naman talaga sinasabi lang nila na may kamag-anak sila dito. Pero yung iba kasi, kung kilala mo yung tao, alam mong ang ibig niya sabihin, madali akong makakapunta dyan, nadyan yung ano ko. Hanggang sa nasubukan na nila, doon na nila nalaman na hindi pala ganung kadali. So, bigyan ko kayo na ilang example. May mga ilan ako dito nakasama at yung iba nakausap ko. Sir Perch, totoo nga pala yung mga vlog mo na yung mga kamag-anak, kasi ilang beses ko na rin ito nabanggit eh. Yung mga kamag-anak pala, hindi naman lahat eh, kung bakit yung iba nagtatampo, may kamag-anak daw, hindi sila matulungan. Yung iba nagtatampo, bakit may kamag-anak daw, akala nila ganun kadaling makakapunta dito, eh hindi sila ipaghanap ng employer. Hindi po ganun kadali. Yung mga kakilala kong nakausap ko, na-interview ko na to eh. Sabi niya sa akin, dumating sila dito, may tito-tita sila.
nakikituloy sila dun sa bahay. Kaya lang halos sa kanila na lahat ipasa, lahat ng gastusin. Lahat ng gastusin sa bahay at the same time nangungutang pa sa kanila. Kaya ang ginawa nila, bumukod sila ng bahay. Ito naman, kaya talaga nila, yung sarili nila, kaya talaga nila. Hindi naman sila nakiusap na dun sila makitira. Yung nag-offer kasi yung kanilang tito-tita. Yung pala mangyayari, lahat ng gastusin sa kanila na ipinaho sa dami ng utang nung dinap na nilang kamag-anak dito. Ngayon, nung nakabukod na sila ng bahay, syempre, may contact pa rin. Hindi naman kalayuan eh. Ayun pa rin, sa kanila pa rin umaasa ng utang. Kaya nga sabi niya, ano ba naman tong mga to? Mga PR na, mga citizen na nga eh. Sa amin pa rin nangungutang. Ay kami dito, mga bago, student pa. Student pa. Yung isa asawa niya, naka-work permit. Sabi ko nga, alam nyo na, kako. Hindi porket matatagal na sa Canada, hindi porket mga PR na, hindi porket citizen na, masyadong hindi naman lahat. May mga tao talaga naman ditong umangat na, marunong mag-budget. Pero kasi, ang kalimitang tingin ng mga nasa Pilipinas, ang galing, nasa Canada na si ganito, PR na si ganito, citizen na si ganito. Kahit pa po yan ay PR na, kahit pa po ay citizen na, kung wala din namang may tutulong sa inyo para kayo pagdating nyo dito, di kayo maalala yan, o doon nyo malalaman pagdating nyo dito. Tapos, saka nyo sasabihin sa akin nung na-dito na kayo. Kasi yung may mga namit ako dito eh. Sabi niya sa akin, pambihira birds. May mga dinatnan ko dito kamag-anak, mga PR na. Alam niya, mas baon pa sa akin sa utang. Sabi ko, kaya nga po sabi ko sa inyo, huwag masyadong mataas ang tingin nyo sa mga nasa Canada. Dahil hindi naman lahat. Lahat po kami dito yung nagtatrabaho, pantay-pantay lang po. Yung iba kasing nasa Canada, ang pinapakita lang yung puro magaganda, yung puro masarap, may bagong sasakyan, may bagong bahay na tinutuluyan. Hindi kanila, may bagong bahay na nilipatan, inuupahan. Ang nasa Pilipinas naman, ang iniisip, pag kumuha dito ng hulugang sasakyan, iisipin, wow, ang galing ni ganun, saan sa Canada na may brand new car. Pero hindi niya alam na hulugan yon. Walang masama sa hulugan. What I mean is, iba na kagad yung expectation na nasa Pilipinas na brand new car, cash. Hindi po cash. Kasi syempre, Plinex lang, nagpicture lang. Thank you Lord, bagong sasakyan. Pero hindi alam, utang yon, 8 years. Tapos makikita, thank you Lord, bagong bahay. Pero hindi nila alam, inuupahan yung bagong lilipat ng inuupahan or bagong kinuhang mortgage na 30 years to pay. So, bakit ko po sinasabi sa inyo to? Hindi po para ipahiya yung mga nasa Canada. Para po yung mga nasa Pilipinas ay mamulat na maisip nila ay ganun pala. Akala ko kasi nung una, pag nakakita ko, nag-post na sasakyan, cash na kagad. Nabili na dahil sa pagtatrabaho sa Canada. Akala ko nung una, pag nag-post ng bahay, cash na kagad kasi nagtatrabaho sa Canada. Hindi po lahat po dito, sabi nga nila, di ba, mga rami na kayo napapanood na ganyan, sa Canada hindi ka mabubuhay nang wala kang utang. Totoo po yun. Totoo daw ba, pag ang tao tumatagal na daw dito sa Canada, yumayaman na daw ba? Well, para sa akin na ang sagot yan, hindi po totoo yan. Hindi porkit matagal ka na dito sa Canada mayaman ka na. Depende po yan doon po sa mga magagaling maghawak ng pera dito sa Canada. Meron nga kahit matagal na dito, baon pa rin sa utang. Yun ang totoo, kasi dito sa Canada lahat dito utang. Oh, totoo po yun. Lahat po dito talaga may utang. Kasi hindi mabubuhay ka talaga nang wala kang utang dito, kasi may binabayaran ka una. Sasakyan, insurance. Kung hulugan pa, di yung monthly ng sasakyan mo. Kung nagre-renta ka, di yung monthly rental, di utang na rin yun. Tapos kung ikay ng naka-mortgage, di 30 years to pay na bahay mo. Tapos yung mga marami pa, kung kumuha ka ng cellphone, kumuha ka ng dito hindi ka mabubuhay ng walang utang. Kaya nga lang, depende kung paano ka mag-handle ng utang mo, kung paano, kagaya ko ha. Ginagamit ko credit card ko. Pero actually, hindi pa nga, wala pa yung month na dapat kong bayaran, binabayaran ko na agad. So, alam ko yung budget ko para gamitin yung credit card ko, kaya maganda yung history ko sa credit history. So, ganun lang po. Ngayon, kaya ko lang po na-open sa inyo to para doon sa mga kababayan natin na masyadong nag-expect na ang mga kamag-anak nilang nasa Canada ay talagang grabe, kayayaman na. Na talagang pagdating dito, akala nila matutulungan agad-agad sila.
Hindi naman po lahat, pero marami naman po talaga dito ang mga kamag-anak na willing tulungan yung kamag-anak nila sa Pilipinas na nakikita nilang porsigido na makarating dito. Na tito, tita, gusto ko po sana mag-tourist, baka pwede akong makituloy sa inyo. Ay kung sa akin nyo po gagawin yan, at kita kong porsigido ka na gusto mong makarating dito at kailangan mo lang ay matutuluyan, ay willing po akong magpatuloy. Willing po akong entertain kahit na sino, kamag-anak, kaibigan, na makituloy sa bahay ko, na inuupahan man yan o ano, para maghanap ng trabaho, kung yun po ay porsigido. Pero sa mga taong nasa Pilipinas na wala nang trabaho, wala pang ginagawa, lahat ay iaasa doon sa taong na dito, for example po, ultimo pang gastos, pang passport, pamasahe, pag-aasikaso lahat ng documents, ay iaasa doon sa na dito. Tapos, pati pag-tourist, papunta rito sa kanila, dito pa din sa taong na dito. Sino pong gaganahan tulungan yung nasa Pilipinas, di po ba? Pero kung nakitaan mo yung taong nasa Pilipinas na willing makarating dito, is porsigido, so talagang willing kang tumulong. Kasi minsan kasi ang gusto ng ibang kababayan natin sa Pilipinas, kamag-anak sa Pilipinas, gusto makarating dito, pero ang gusto lahat, isusubo mo pa lahat sa kanila. So yun nga guys, sana nakatulong tong video to para dun sa mga sobrang akala nila eh may kamag-anak dito, eh basta na lang pupunta dito pag yung kamag-anak nila yung nag-ayos. Yung po lahat ng dokumento ninyo ipapasa pa rin po sa immigration, and may tutulong nga lang sa inyo is accommodation or tulong pinansyal, tsaka yung pagdating nyo dito may hahanapan kayo ng employer. Kaya nga do sa mga sabi ko lagi, lagi kong binabanggit do sa mga may plano mag-tourist dito, total may kamag-anak naman kamo kay dadat ng dito, itanong nyo muna kung may chance bang matulungan kayo makahanap ng employer. Kung may chance ba na hindi pa kayo nakakatungtong dito, eh pinaghahanap na niya kayo ng employer na mag-o-offer ng LMIA para kahit naman po papano hindi masasayang yung gastos ninyo at hindi nasasayang yung stay nyo dito. Sa totoo lang naman po, kahit papano ay malaking tulong pa rin talaga yung may kamag-anak kayo dito. Pero nga po, depende po sa sitwasyon. So hope na may natutunan kayo guys sa ating today's episode. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit papano doon sa mga kababayan natin na nangangarap makarating dito sa Canada ay magkaroon po ng idea. So see you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.